Hello mga kapamilya, I'm Vance and welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Ayan, alam kong under quarantine tayo, pero gagawan at gagawan pa rin namin ang paraan para makapaghatid kami ng saya sa inyong lahat mga kapamilya. Sana ay nakastay at home ang lahat at sana patuloy po kayong maging matatag at magtiwala na makakabangon po tayo at makakabalik din po tayong lahat sa normal. Okay, dahil live tayo ngayon, babasahin ko ang inyong mga shoutout at sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Pero bago yan, sasabak muna tayo sa first and last challenge. So let's start. Mukhang matetest ng aking hosting skills dito. Ah. Maraming salamat po, kapamilya. Share ko lang po, i-tweet ko lang po yung link ng ano ng live natin. And we're live. Bago natin ituloy ang first and last challenge. Ayan. Tweet ko na siya. So, magsimula na tayo. First ever television exposure. Ang una ko pong exposure po sa television ay yung ipaglaban mo. Doon po ang role ko po doon yung sorbetero ng yung nag-ice cream sa ipaglaban mo. Tapos napagkamalan po ako yung suspect sa isang krimen. Pero hindi naman po talaga ako. Mabait po talaga tayo. First ever celebrity idol. Siguro si Leonardo DiCaprio at si Tom Hanks. First embarrassing moment na nangyari sa'yo. Yung makakain ng ink ng ballpen na nung elementary ako. Medyo nakain ko yung ink ng ballpen kakalaro. First thing you look at the person, eyes. Of course, kasi eyes is the wind. Eyes are the window of the soul. Or the kayo na po yung tumulong kung singular ba yung ano o ano plural. De joke lang. The eyes are the window of the soul, or the eyes is the window of the soul. Pati ako kinokorek ko. I-google ko mamaya. Ah, parang it doesn't sound right. Eh. Last photo in your phone gallery, yung live namin kanina ni Jaiho. Last time you said I love you, kanina. Last time you cried. Feb 8 yata. Last thing or person you are thinking. Huh? Kung ano, last thing, siguro kung ano yung ulam bukas, kinabukasan pagising ko. Last message you sent to someone. Good morning po, noted po, thanks. Question from netizens. Yun, eto na. Question from netizens. May chance ba na magkagusto kayo sa isang fan? Hehehehe. Love you. Of course. Yes. Ang fan po ay ang mga fans po natin ay mga tao din na umiibig at may karapatang ibigin. So, yes, may chance. Who is your favorite international female singer and why? Sino ba? Beyonce, kasi total performer. Ano yung most favorite character na pinortray nyo as an artist? Ito po yung nagmumula pa lang po ako sa teatro. Paborito ko po talaga yung role ko noon na Achilles. Kung kilala nyo po si Achilles ng Trojan War, ayun po, gumanap po akong Achilles dati. Comments from live viewers. We love you, Vance Larena, from Vance Club. Hello. From Carla Therese Febrio. Ingat always, daddy. Shout out to Carla Therese Febrio. Baba, galing kay Dong Pyo Son. Babaeng mapagmahal o babaeng marunong sa negosyo o pera? Babaeng marunong magmahal at marunong din sa negosyo at pera. Marunong din sa pera. Galing kay Cora Malito. Ano ang maibibigay niyang advice sa mga taong down na down sa sarili nila
dahil sa mga problema ang hinaharap. Ito, nasabi ko kanina din yan dun sa live namin ni DJ Jaiho. Alam nyo, i-enjoy nyo lang yung pakiramdam na nanda-down. I-entertain nyo, kumbaga, yung pakiramdam na yun kasi it makes us human. At eventually, katulad ng mga nalagpasan mong mga problema in the past, malalagpasan mo din ito and everything will be alright. Okay? Kumbaga, wag natin tatambayan yung pakiramdam na down tayo. Okay lang siya na nandyan, pero wag natin siyang tatambayan. Ayan, siguro ang magiging advice ko. Mark Joshua A. How many girls have cried because of you? Hindi ko po alam. Pero siguro, kung umiyak dahil po sa mga characters na pinortray ko, ayun, medyo marami naman po siguro sila. Siguro sana. Kung nakakaiyak yung ginawa ko. Like nung nag-MMK ako, or maybe sa ilang pelikula ko. Pero hindi po sa akin. Naabi ng si Vance. Pia Aquino, anong feeling ng maraming sumusuporta sa'yo? Alam mo, sobrang grateful ako sa lahat ng taong sumusuporta sa akin. Ever since hanggang sa ngayon, kasi sila yung nakakapagpamotivate din sa akin. At may mga taong naniniwala sa talento ko at naaapektuhan sa ginagawa ko. So, bilang pagbabalik ng kanilang suporta, syempre, kailangan din natin hanggat may gustong manood sa akin, nandyan si Vance Larena. Lani Gray. Vance, how was the feeling na mapasama sa cast ng Provinciano bilang Black Ops? Anong first reaction mo nung nalaman mo ito? Sobrang nagulat po ako at sobrang na-excite. Pinaghandaan ko po siya. Nung nalaman kong Black Ops po yung role po namin, syempre kailangan kong magkaroon kahit papano ng basics about gun handling sa tayo, sa lakad ng isang force. Kaya ayun, tapos bukod po doon, syempre makakasama mo yung mga taong dating napapanood mo lang, yung idolo mong si Coco Martin, nakakausap mo na at nakakakwentuhan mo, hindi lang siya nagtuturo sa iyo ng pag-arte, nagtuturo din siya sa iyo ng about sa buhay. Ganun din sila dito Tirso Cruz III, si Joel Torre, mga taong napapanood ko lang dati, tapos sobrang surreal na nakikita ko sila at nagiging kaibigan ko sila. Kaya ayun, sobrang thankful po ako na pasama ako sa ang Provinciano. Kung haharanahin or kakantahin kay Marie _ Nin, kung haharanahin or kakantahin mo ang Panghapang Baby sa mga babaeng artista, sinong pipiliin mo? Kung kakantahin ko yung Panghapang Baby, siguro kay Miss Ina Raimundo, kasi parang hindi siya tumatanda, so Panghapang Baby din siya. Sorry, ayun yung unang pumasok sa isip ko na pwede kong i-connect sa Panghapang Baby. Vance, ano po yung challenging sa pagpo-portray mo sa upcoming Ben X Gym Forever? Paano ka naman po napiling Direk Easy na mapabilang sa season 2 ng BL series na ito? Congrats po, nakaka-excite yung trailer. Maraming salamat. Bukas na po yan. Feb 12, Ben X Gym Forever, sana po mapanood nyo. Isa sa mga challenging parts po ng pag-portray po sa role ko pong si Val sa Ben X Gym ay yung paghiram. Oh my God, tumatawag. Yung paghiram ko po ng space na sana ay ng space ng isang space for the LGBT people na maiportray. Kasi yung espasyo po ng pagganap ko po doon sa role ni Val, bilang part po ng LGBTQ community yung character ko na iyon, ay hiram lamang. Kaya challenge yon, kasi kailangan hindi lamang sa harap ng camera or doon sa character na ginagampanan, kailangan din po sana madala natin bilang si Vance yung advokasiya na pinaglalaban nila, dahil lalong-lalo na hindi ko naman yon talaga pinagdaanan. At nandito po tayo ay
bilang artista na humihiram lamang po ng espasyong iyon. Kaya isa po yun sa mga challenging parts na sana dumating yung araw na magkaroon tayo ng enough space for them to portray their struggles. Ayun. Oh! Comments from live viewers. Dax Augustus pa. Shoutout po, Idol Vance. Crush po kita. Dax Augustus. Dax! Si Dax! Kasama ko yan sa ano? Sa probinsya, ano? Dax, ikaw pala yan. Maxi Plata, love you. Dito lang kami parate. Maraming maraming salamat po. Edwin Lucero, kumusta naman po makatrabaho si na Jeff at Darna, na si Jane De Leon? Si Coco po ba mismo nagdedirect ng bawat eksena nyo? Kamusta? Trivia lang. Ang basa po sa G-E-O-F-F po ni Jeff Eigenman ay Jeff, hindi po Joff. Ang Joff po ay J-E-O-F-F. So, wait lang, hindi po yun yung tanong, no? Pero kamusta sila katrabaho? Siyempre, hindi ko in-expect na magiging tropa ko sila. Si Jane kasi tropa ko, na si Jeff naging tropa ko. Si Coco po, yes, nagdedirect din po siya ng ilang eksena. Tatlo po ang directors po natin doon. Si Direk Albert, si Direk Malu, at si Direk Coco. May ibang mga eksena na sila Direk Malu yung nagdedirect. May mga ibang eksena si Direk Coco mismo yung nagdedirect. Vance, ano po yung feeling galing kay Drew Perez? Vance, ano po yung feeling na kayo yung dahilan ng pagkamatay ng karakter ni Aliana? Gigil nyo ako eh. Alam mo, ako nalungkot ako personally. Nalungkot po ako na sa pagkawala nung karakter din po ni Aliana. Lalo na sa akin na bilang tao, parang sobrang sama nung nangyari sa kanya. Na bago siya mamatay, may nangyari sa kanya. Tapos, ayun, namatay pa siya ng ganun. So, personally, medyo nalungkot po ako sa pangyayari niyon. Kaya, kung gigil po kayo, medyo gigil din po ako. Maika Rondina, Vance, meron ka na po bang panghabang baby ngayon? Kung wala, ako na lang. Sige, why not, Maika? Jamila Aurora Magnaye, ano po yung mga experiences mo sa lock-in taping ng Ang Probensyano? Ano po ang first impression mo kay Direk Coco? Experiences sa lock-in, madami. Natuto akong maging maalam sa mga ibon kasi doon po sa lock-in may mga pets po silang mga birds. Kaya nagbabalak din po akong ano. Marami pa. Ayun, naging tropa ko yung mga ibang artista. Si Angel Aquino, naging tropa ko din. At ano po ang first impression mo kay Coco? Na sobrang bait niya. Kasi kapag nakasalubong mo siya, nung nakasalubong ko siya, smile siya sa akin, kamusta Vance? Ganyan. So nakakatuwa na very approachable ni Direk Coco Martin at hindi siya madamot magbigay ng wisdom sa mga katulad kong baguhang artista. Comments from live viewers. Yes. Hello po, watching from Dubai. Hi, Nelma Alvarez. Thank you for watching. Ayaw ako pansinin ni Vance because ngayon pa lang kita papansinin. Jezreel Santos. Galing ng sagutan, Vance. Oy, EJ. Hello, Rina. Thank you for watching si EJ. Kasama ko sa Ben X Gym. Bukas yan ha. Please panoorin nyo. Panoorin nyo. Napakagandang series. Sa Upstream, 250 lang po yun. Buong season na. 8 episodes, I think. MJ Aguilar. Hello, Vance. Ask ko lang po, how do you get out of your character after the taping, lalo na po sa BL series mo na Ben X Gym? Alam mo, ito, siguro nandiyan si EJ, medyo sisegundahan niya itong sasabihin ko. Ang maganda kasi sa lock-in taping, isa sa mga maganda sa pag lock-in taping, hindi mo nakakalimutan yung character mo. So, kada pag aalis ka ng eksena, kunyari, rest day nyo, or break nyo, tas kausap mo yung ano, minsan, nadadala ko po yung character ni Val. Pati yung pagsasalita niya. Kasi yung pagsasalita ko po ngayon, hindi po ganun yung pagsasalita ni Val yun sa pelikula. Kasi syempre, binuo po natin yung character niya. At eventually, nawawala siya. Kung tatanungin mo paano ako nakakawala, nawawala na lang siya bigla. Bumabalik lang po ako
ko sa normal. Parang yung sinabi ko kanina, yung pagkalungkot natin, eventually mawawala yan at sasaya tayo muli. So, Dominador Acedilla, what is one message you would give to your fans? I am just a human, just like you. So, if ever I make mistakes, correct it. If ever I make something good, you can find inspiration from it. So, pero just think na I'm just also a human. Pare-paras lang din po tayong natutulog, naliligo, at katulad nyo ay tao lang din po ako. Kaya ang mensahe ko sa inyo, maraming salamat kasi kahit tao lang din po tayo ay nandyan po kayo at nakakakuha at nangiinspira. Nakakuha ng inspirasyon dahil sa mga ginagawa. So thank you. Thank you to my fans, to my loves. Bianca Mundo, what's the best thing someone has ever given you or you've ever given someone else? Ako, napakahalaga sa akin ng oras. Kaya, sobrang limitado lang ng oras natin sa mundo. Sabi nga ni Val sa Benetium ay, time is gold, time is of the essence. Time will tell. Mga cliche, pero totoo. So, kapag binibigyan ako ng oras ng mga tao, or yung tao, sobrang na-appreciate ko yun. And I think that is one of the best things you could give a person. At ganun din po yung kung if ayun, yung maibibigay ko magandang bagay sa mga tao. Martina Aldobino, Vance, ano po ang feeling na marami ka pa rin pong project kahit na may pandemic ngayon? Do you feel blessed? Sobrang thankful ako na may mga trabaho po tayo ngayon na tuloy-tuloy. Comments from live viewer, Sensei Swift, mahal kita Vance, bakit ako pogi mo? Thank you po, cute lang po tayo. Jaira Estrellianes, pa-shoutout po Vance, love you too. Jaira, isang pickup line naman po para sa Vance Club, Maxi Plata. Yung pa yan, pinagtrabaho mo pa, pinag-isip ko pa ako ng pickup line. Hirap naman, hindi ako prepared mag-pick up line ngayon ha. Pero prepared akong makasama ka. Wow. Ikaw po ba ang mismong nagsulat ng panghabang baby na nakakalig kasi lalo na kapag ikaw ang kumanta para akong hinaharana ng gwapong manliligaw ko. Ellie Marie. Wow, sabi nung mga tao, sana all may manliligaw. Hindi po ako yung nagsulat ng awitin, pero ako po yung umawit. Ako po yung kumanta. Nagsulat po noon at nag-compose ay si Philip Thomas P. Binoya. Ayan po. And lyrics, kasama din po sa niya sa pagsulat ng lyrics si Nino Carlo J. Reyes. Maraming salamat po sa Star Music sa pagbibigay ng chance ang makanta itong panghabang baby na saktong-sakto po para sa Valentine's Day. Sa dami po ng dumadating na projects kay Vance, do you feel any pressure po ba para magampanan ito lahat? Of course. Eileen Flores, thank you for that question. Sa tingin ko lahat ng artista, dapat lang talaga na nakakaramdam ng pressure kasi ito din po yung isang tool na pwede nyo magamit para mas mapabuti yung pag-portray nyo sa characters. Kaya, ayun, ako meron akong personal na mga struggles sa pag-portray ng mga characters. May gusto akong mangyari sa character na ito, sa character na ganun. So, that's already a pressure. So, ayun. Yun po, sana po mapakinggan nyo po yung Panghabang Baby sa YouTube, iTunes, Spotify, sa lahat po. Ano mga streaming platforms, sana po mapakinggan nyo po siya. At ayun, welcome naman po namin din yung mga nagko-cover na makanta yung awitin natin Panghabang Baby.
At ayun, ang aking pong social media accounts ay pare-pares lang po, Vance Larena, V-A-N-C-E-L-E-L-A-R-E-N-A. Vance Larena po, pare-pares lang po yun sa Instagram, sa Laika, sa Twitter, ganyan. At huwag niyo pong kalimutan na manood po ng Ben X Gym, Feb 12, bukas po yun, sa upstream.ph. Ito po ay directed by Direct Easy Ferrer. At sana din po mapanood niyo po ako sa FPJ's Ang Probinsyano, gabi-gabi. At tutukan niyo po si Sergeant Ivan Ponce. Ayun po ang pangalan ng karakter ko po doon. Kasama ko po na pumasok po sa FPJ's Ang Probinsyano si Darna, Jane De Leon, and si Sir Jeff Eigenman, si Paolo Paraiso, and AJ Raval. Ayun, at viral coming soon. That's it mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. Again, I'm Vance Larena. Keep safe always mga kapamilya. Bye everyone. Thank you.